Hello guys, by the way, my name is Dennis Villarosa. I'm an online entrepreneur, aka Netpreneur. By the way, this is my messenger. Just in case you have further questions after watching all the videos, you could simply send me a message. Now, ang pag-usapan natin na today is all about networking. Is it really a scam? The truth about networking exposed. Ano nga ba ang dapat mong paniwalaan? Facts po ba or hearsay? A lot of people po kasi mahilig pong maniwala sa kwento-kwento or sabi-sabi. Yun nga lang po, which is much better? The whole truth or half of the truth? Mas madali po tayo makapag-decide ng tama kapag napakinggan po natin yung buong katotohanan. Ang facts po kasi is the whole truth. And yung kwento-kwento or sabi-sabi, part of it is true, but the other part of it is not. So, that's half of the truth. Kahit po sa usgado, ang pinagbabasehan po is the evidence. Kasi mahirap po para sa isang tao na makulong, maparusahan sa isang krimen na hindi niya ginawa. That's the reason po yung judge ang hinahanap niya, yung proof or yung evidence that he really committed the crime. Actually, this is one thing that I practice. To hear both sides, hearing both sides before I decide. Kasi nga po, merong mga tao na lalapit sa atin, and then ang gagawin po niyan, magkukwento, no, magsusumbong, etc. And syempre po, instinct na po ng tao na i-depend niya po yung sarili niya. Kaya nga po, pagka nagkwento na siya, nasabi niya po lahat, ang sasabihin ko sa niya, okay, napakinggan ko na yung side mo, papakinggan ko naman yung side ng isa. Kasi po, pag isang side lang ang pinakinggan natin, ah, magagalit po tayo dun sa isang tao, which is hindi po natin alam kung ano naman yung side niya. Kaya po kahit sa usgado po ang ginagawa po, pinag-aharap yung dalawang parties. Pareha silang pinapakinggan, wini-weighing kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino yung mas tama, kung sino yung mali. And that's the time saka po nag-decide. Kung tutuusin, yung po talaga yung pinaka-proper. Nakakalungkot po kasi, yung iba kasi, isang side pa lang narinig. Nag-comment na kagad. Ang tawag ko nga dyan ay second demonyo. Yun yung mas perfect na tawag kesa sa second demotion. Kasi nga, isang side pa lang narinig mo, nag-comment ka na kagad. Kaya ako po, kaysa maniwala ako agad, I look at the facts. I investigate further, aalamin ko po yung buong katotohanan. Then that's the time that I decide. Now, quick decisions are unsafe decisions. Kung ayaw mo magkamali, huwag ka basta-basta maniniwala. Here are some perfect examples. 58 years ago, merong isang klase ng negosyo na nilabas sa Amerika. Nakaramihan po ng mga Amerikano, galit na galit po sila. Ang sabi nila, in most Americans' mind, it's a scam and it's a scheme. O sinasabi po nila, scam yan, scheme yan, lokohan yan. Questionable or unethical at best, immoral and illegal at worst. Sabi, illegal yan. Okay? And there's even a move in Congress to outlaw it altogether. Ibig sabihin, nung lumabas po yung mga negosyo niyan, kahit po yung mga congressman gusto nilang gumawa ng batas para ipasara po yung mga negosyo niyan. Bakit? Napakarami po kasing mga Amerikano na nagbebenta po ng bahay, ng sasakyan, kinukuha yung lump sum, tapos iniimbest sa negosyo niyan. And sabi nila, sila kasama ng mga pangarap at pera nila natutunaw kasabay ng business na tinayo nila. Actually, ano po yan? In the 1960s, before Ray Kroc and McDonald's, before 7-Eleven, Subway, Pizza Hut, and all other franchising companies, all of those are being said and done. What if buhay ka na nun at uso na din ng social media at may nagpost, naku, franchising scam yan. For sure, isa ka din sa nag-comment at naniwala. Isa ka na naman sa mga nag-second demonyo. Then, you are one of those people who missed that opportunity. Why? Because naniwala ka kagad kahit hindi mo muna inalam ng mabuti. O hindi ikaw yung sinasabi ko ha, yung katabi mo. Another good example was Starbucks. Nung pumasok po ang Starbucks sa Pilipinas, sabing gano'n ng mga tao, hindi yan tatagal. Ang mahal-mahal, naghihirap ang Pilipinas. 100 plus isang baso, sino bibili niyan? Imagine, lahat po ng Starbucks bukas pa po ngayon. Kaya nga kung open for franchise yun, for sure di ka rin nag-franchise. And again, you've missed that opportunity. Imagine niyo ngayon po, McDonald's may kape na. Dunkin' Donuts, meron na rin kape. Naglabas, Liqueur de France, Seattle, okay, etc. Kung titignan niyo po, napakaraming sumunod sa Starbucks. Maraming tumingin ng negative. But those of the people na tumingin ng positive, yun po ang kumita. And most of the people na tumingin ng negative, these were the people who missed that opportunity. Another example po, nung inalok yung mineral water station. Imagine, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, para imagine magbebenta ka ng libre. Diba, nung inaalok po yung mga machine, bili ka nito, eto gagawa ng mineral water, ibebenta mo. Eh that time po, wala pa pong mineral water na binibili. So ibig sabihin, like I said, magbebenta ka ng isang bagay na libre. Eh what if nakinig ka sa mga hearsay or sabi-sabi? For sure, di ka rin nag-franchise nun. And yet again, you missed that opportunity. And kung titignan po natin, wala na pong tao ngayon na hindi po nakahawak ng mineral waters. Sigurado, for now, nakatikim ka na yan at bumili ka yan. Who would think na bibilin po natin yung tubig? Okay? Now, another po, and lastly, merong isang tao na dinrowing niya yung pangarap niya sa papel. The sketch of the first car.
Ang ginawa niya po, inalok niya po yan sa lahat ng mga kakilala niya. Marami po sa mga kakilala niya hindi po naniniwala. Merong isang tao na naniwala sa kanya at nagwi-withdraw ng pera sa banko. And then, ang sabi ng manager ng banko sa kanya, the horse is here to stay but the automobile is a novelty pad. Yung iba, sinasabi na, oh, sira ulo yan si Henry Ford. Huwag ka mag-invest dyan, sayang lang pera mo. Lulukuhin ka lang yan. And again, kung uso na ang social media noon at may nag-post na scammer si Henry Ford, for sure, isa ka din sa nag-second demonyo. And again, you miss that opportunity. Kaya pwede mo paniwalaan lahat ng maririnig mo or pwede mong alamin muna, baka fake news. Or lose an opportunity because naniwala ka agad. And again, these are all facts and not hearsay. Now, avoid this kind of people, the naysayers. Now, sino ba itong mga tao na to? A person who habitually expresses negative or pessimistic views, aka the negative thinkers. Wala pong lumalabas sa bibig niya kundi puro negative. Or aka the negatrons. And again, hindi ikaw yung sinasabi ko, ha, yung katabi mo. Negative thinking definitely attracts negative results. Kaya nga kung palaging negative ang iniisip natin, pansinin niyo po, puro negative din po nangyayari sa inyo. And once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. Kaya subukan lang po natin mag-isip ng positive. Believe me, may magandang mangyayari sa buhay nyo. Actually, ito po, sa Proverbs 4:23, napakaganda po ng sinabi. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Imagine niyo po yung life nyo nabubuo because of your thoughts. And sabing ganun sa Proverbs 23:7, you are what you think. Kung sino ka man ngayon, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang pagkatao mo, it's because of the way you think. Sabi nga ganun nung ni Mahatma Gandhi, and napakaganda po nito. Sabi nga ganun, keep your thoughts positive because your thoughts becomes your words. Kung ano iniisip mo, nagiging salita mo. And sabi nga ganun, keep your words positive because your words become your behavior. Ibig sabihin ko, ano yung sinasabi natin, nagiging ugali po natin eh. And keep your behaviors positive because your behavior becomes your habit. Ibig sabihin, nakakasanayan mo na, paulit-ulit mo nang ginagawa. And keep your habit positive because your habits becomes your values. Yung habit mo nagiging pagkatao mo na. And again, keep your values positive because your values becomes your destiny. Yung pagkatao mo, yan ang magkikreate ng destiny mo. And kung titignan po natin, it all started with your thoughts and it ended up becoming your destiny. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo now, it's because of your thoughts. Kaya ako po, I quote, there's no such thing as tadhana because you can change your destiny if you will just change your thoughts. And the naysayers, I call these people the true scammers. Ang masaklap, napakaraming taong naniniwala dito. Nagko-comment pa nga eh. Nagse-second demonyo pa. O hindi ikaw yung sinasabi ko, ha, yung nasa likod mo. Kaya yung iba, kahit na silipin o imbestigahan, hindi na po nila ginawa. Kaya kapag naniwala ka sa ganitong tao at walang nangyari sa buhay mo, wow, good news, na-scam ka. So avoid these people, wala kang mapapala sa ganyan tao. Tignan nyo po, as parents, kung magulang po kayo, ano po ba sinasabi natin? Iwasan mo yung mga tao na yan, mga adik yan, walang maidudulot sa'yo na mabuti yan. O ganito kang klase ng magulang. Okay yan anak, magsasama ka dyan, mga adik yan. Huwag mong iwasan yan ha, enjoy, sabu pa more. Eh adik ka pagka ganyan ang sinabi mo. Ano po ba pinagkaiba ng naishare sa mga adik? Both won't do you any good. So avoid them. That's simple. Kaya pag puro negative na sinasabi, huwag mo nang entertain. It's a waste of time. Sabihin mo na kagad, ay, excuse me, natatai pala ako. Mas masarap papakiramdam mo nun after mo tumae kesa ang bigat-bigat ng pakiramdam mo kasi sinalo mo lahat ng negative na pinagsasabi niya. And i-consider mo na din sila na tae sa success mo. At least, pandidirihan mo, iiwasan mo, di hawakan at amuyin, baka di mo nagawin. Ewan ko na lang kung tangkain mo pang kausapin yan. I'm sorry for using such harsh words. Pero buhay mo ang apektado. And kung breadwinner ka like me, pati buhay ng lahat ng taong mahal mo ang apektado. So why let your decision be affected by people like them? It's your life at maraming taong umaasa sa'yo. Kaya ako po ever since ang naging mindset ko, desisyonan mo buhay mo, didesisyonan ko naman yung akin. So at least this time may clue ka na. Pag sinabi sa'yo ng kausap mo natatay siya, alam mo na. That's the reason 95% are unsuccessful and only 5% are successful. Mas marami kasing tao ang pinipiling makinig sa walang narating. Kaya nga kung tutusin ang pag-asenso po, it's just pure common sense. Before asking for opinion or advice, check mo muna kung naging successful ba. Or you do this. Not stop ha. You talk to the hand. Keep your advices to yourself. Sarili niya nga, di niya kayang matulungan, hihingi ka pa ng advice or opinion. Actually, masakit pakinggan to, pero ito yung totoo.
ang tanga-tanga mo naman kapag nakinig ka doon. Ako po, I'd rather pray and ask for a sign, which I always do. I'd rather ask for God's guidance rather than ask for other people's opinion. Imagine, I quote, your mind is like a computer. Pwede mong iprogram ng maayos or pwede mo rin papasukin lahat ng virus. Again, you decide. It's your life. Kaya mas maling-mali na i-base mo ang decision mo sa opinion ng ganung tao. A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows the public opinion. For me, mas may laban ka pa kung magde-decide ka pang sarili mo. Now let's go ahead and investigate. Let's find out the whole truth, not just half of the truth. Now sabi ng mga naysayers, naku, huwag ka maniwala dyan. Ang may-ari lang ang yumayaman dyan. Paano mo nasabi? Actually, mas gusto ko pa nga tong addict na to eh. Kasi at least ito, hindi po to umaayon basta-basta. Actually, mas maganda nga po, tularan natin siya dyan sa sinasabi niya na yan eh. Kesa naman ikaw yung mga tao na napakinggan mo lang yung isang side, umuho ka na kagad, napabilis mo namang maniwala. Tama? Eh mas mabuti pa, mas may labang pa sa itong tao na to. Kasi at least ito, kinokontra niya muna. I-prove mo muna, paano mo nasabi? Kaya, masakit man pakinggan, mas okay pa tong addict na to kaysa sa mga second demonyo. Now, real talk po tayo. Sa employment, ang sipag mo. Sino ba yung mayaman? Di ba yung may-ari din? Eh, ba't di ka umaalis? Di ka din nagagalit? Apply ka pa nga ng apply pag natanggal ka eh. Ouch. The truth hurts. But yun ang totoo eh. Sino ba yung mayaman? Yung nag-franchise ng Jollibee o yung may-ari mismo? Eh di wag na din tayo mag-franchise, boycott na din. Or again, sino ba yung mayaman? Yung nagtatabi ng pera sa bangko o yung may-ari ng bangko? Ang pera mo, tutubo ng 4%. Ang bangko naman, ipapautang yung pera mo sa magka-car loan or mag-house loan. Tutubuan ng 6 to 8%. So, kumita siya ng 2 to 4%. Kapag negosyante naman na nangungutang, tutubuan 12%. So, kumita yung bangko ng 8%. Now, sino kumita ng malaki? Eh, di wag na din tayong magbangko. Mga taong ang kitid ng utak. O hindi ikaw yung sinasabi ko ha, yung nasa kanan mo. Sometimes, kailangan po nating sampalin o riuntog para magising. Baka sakaling may pag-asa pang magbago. If you want to change, you need to change the way you think. Now, these are again facts and not hearsay. Now, let's investigate further. Magjo-join ka ng 9,000 na kapalit ng products, 85 to 9,500 pesos. Now, ang sasabihin naman ng mga naysayers, naku, ang mahal ng produkto. Naghihirap ang Pilipinas, sino bibili? May stock lang sa iyang produkto na yan. Ano po ba mas mahal? Coke, Pepsi, or Pop? Eh, naghihirap pala Pilipinas eh. Bakit Coke and Pepsi ang sineserve sa fast food? Eh, ba't doon di ka nagreklamo ng ganun? Ito pa, malupit. In-order mo pa nga eh, go large pa. Eh, di wow. Another po, ano ba mas mahal? Kopiko or Starbucks? Sus, naghihirap ang Pilipinas pero yung maliliit ang sahod, bumibili niyan. Naubos mo na nga, di pong pamabitawan yung baso. Inuwi mo pa nga para pagsakay mo ng jeep at MRT, makita nila nag-Starbucks ka. Tapos kinabukasan, nagtimpla ka ng kape, sinalin mo doon, binit-bit mo uli papasok. Aminin. Yung naysayer, sasagot pa yan. Eh, binabayaran mo kasi doon yung ambiance. Kaya nga sabi nga ni Erap nung umorder sila sa isang restaurant, sabi niya sa bodyguard, bakit ang mahal ng bill natin? Sabi ng bodyguard, eh sir, ang binabayaran po kasi dito, ambiance. Kaya sabi ni Erap, Lintek, sino sa inyo umorder ng ambiance? O kung titignan po natin, nakakatawa. Pero chillax lang, okay? Yung iba kasi pag nagkwento, parang laging may kaaway eh. O kilala mo yung kung sino ka. Now, magjo-join ka ng 9,000, ang kapalit na products, 85 to 9,500 pesos. Magkano kikitain mo o paano kikita? Direct referral is 500 pesos. Yun nga lang, since yun lang ang alam niya, at sabi niyang ganun, ano, mag-recruit ka. O, nag-invest ka, direct referral mo, 500 pesos. Yun ang kikitain mo. Tapos, bumili ka na naman ng dalawang account. May dalawang 500, so 1,500 ang kinita mo. Yung iba, umakit sa kumpanya. Eh, kahit sino naman po, pag pinakinggan mo yun at naniwala ka doon, eh, talagang magagalit ka. Pero that's because, yun lang kasi ang alam niya na pagkakitaan eh. Dapat kasi alamin muna, not half of the truth, but the whole truth. Kaya mahirap din minsan advance mag-isip eh. Yung iba naman, napakadaling maniwala, fake news pala. Again, hindi ikaw yung sinasabi ko, yung nasa kaliwa mo. O paano kayo kita? Direct referral, 500 pesos. Yun nga lang, hindi niya alam, may pairing pa po, 1,500. May Unilevel, may leadership bonus, may travel and car incentive pa po. Now, since binary yung complan, yung kada pair na 1,500, pwede pong madoble or triple. Depende sa structure ng account mo. Doon na po pumapasok yung ad account. Ibig sabihin, sa 9,000 na pumasok, pwede kang kumita ng 3,000, 4,500 or 6,000.
Ito naman sasabihin ng naysayers. 9,000 ang pumasok, ganong kikitain. Scam yan. Magsasara yan. Imagine niyo po. Kapag maliit ang binalik, galit sa company. Company lang daw ang kumikita. Kapag malaki naman ang binalik, scam at magsasara naman daw. Ano ba talaga, ate girl? Kaya yung taong negatibo, walang nakikitang mabuti yan. Ang saklap, nakinig ka din, nag-comment pa. O hindi ikaw yung sinasabi ko, ayun, nasa likod mo. Now, bakit nga ba hindi malulugi or magsasara? Kasi po, ito po yung usual flow ng company. So, kunyari, nagbebenta ka ng produkto, yung company po, ang ginagawa po niyan, binabagsak sa wholesaler, kumikita po yung wholesaler. Ibabagsak sa middleman, din sa retailer, bago po bumagsak sa mga tinatawag na customers. So, yung wholesaler, middleman, and retailer, nagkaroon po ng kanya-kanyang komisyon yan. And dito po sa ganitong negosyo, tinanggal na po yung wholesaler, middleman, and retailer. That's the reason, yung kita po na dapat napupunta dyan, yung porsyento, yung po ang ibinabalik sa atin. Kaya nagagawa po nilang mag-payout ng ganung kalaki. Number two po, hindi po nagbabayad ng advertisement. Not unlike McDonald's kay Sharon Cuneta, si Luis Manzano, sa Shakey's, and si Manny Pacquiao. So yung binabayad po sa mga tao na to, hindi na po ginagastos po yan ng kumpanya para sa anumang advertisement. Yan po yung ibinabalik po sa atin. Kaya po, nagagawa po ng company na magbayad po ng ganun. Now, another good example, bakit po ang Jollibee? 5% lang po ang royalty niya na kinikita niya. Ibig sabihin po, sa lahat po ng bibili natin sa Jollibee, 5% lang po ang kita ng may-ari ng Jollibee. Ibig sabihin, 90% plus na pupunta sa bumili ng franchise. Pero hindi naman siya nagsasara. So, it's the same thing. Dito po sa ganitong negosyo, 3 to 5% po from reorders, doon po kumikita yung mga may-ari ng kumpanya. Kaya po meron tayong tinatawag na PIP pair. Ibig sabihin po, yung PIP pair po natin, hindi na po 1,500 pesos yun. Product na po yun, hindi na po cash. So, that's forced reorder. Ang sasabihin naman ng naysayer, ay kailangan palang bumili. Imagine kumikita ka pero ayaw mong gamitin yung products. Ayaw mo maliwagi yung company pero ayaw mo din bumili. Ano ba talaga? Again, these are all facts and this is not hearsay. Now, the most powerful leader of the most powerful country, Donald Trump, the USA president. In 2008, Donald Trump began searching for a network marketing company with which to become associated. Ibig sabihin siya na mismo nagpaparecruit siya, naghahanap siya ng company na pwede siyang sumali or mag-invest. And this company was renamed the Trump Network. It was a multi-level marketing company. So, ibig bang sabihin na scam or scammer yung pinaka-powerful na leader sa buong mundo? Siguro naman, di bobo at tanga yun para sumali at mag-invest sa isang networking company. Now again, these are all facts and these are not hearsay. Kaya bago ka magsalita or maniwala, alamin mo muna yung facts and not hearsay. Bottom line, huwag kang makinig sa walang alam. Alamin mo pang sarili mo. Sabi nga sa Luke 6:39, "Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit?" Ang totoong wise person nag-iisip bago magsalita. A wise man always thinks before he speaks, and the good words he say are good and worth hearing. Yung po ang sabi sa Proverbs 16:23. Kaya kung gusto mo po makinig sa taong wise, eh dapat po nag-iisip muna yan bago po magsalita. Yung po ang pinaka the best filter para malaman mo kung wise or unwise yung tao. Kaya bakit ka makikinig sa mga taong unwise? Or bakit ka makikinig sa mga taong mangmang? O again, ha, hindi ikaw yung sinasabi ko, yung nasa tabi mo. Eh, sana. Now, sabing ganun sa Proverbs 29:20, "There is more hope for a fool than for someone who speaks without thinking." Ibig sabihin, no, mas may pag-asa pa yung siraulo, yung loko-loko, kesa dun sa mga taong nagsasalita ng hindi nag-iisip. Tapos nakinig ka pa dun sa tao na yun. Eh, diyan sa suggestion ko sa'yo, mas maganda pang makinig ka sa loko-loko or sa siraulo kasi baka may pag-asa ka pa. Kaya ang aayon lang sa mga naysayer was yung mga katulad niya din mag-isip. Kaya nga sabi nga ganun, birds of the same feathers, they flock together. Pero ako po, mas gusto ko to. Birds of the same feathers are the same birds. Kaya pag pare-parehas po mga pinagsasasabi niyan, eh magkauri po yan. Parehas po yan na naysayer. Kaya yung mga business people, kung titignan po natin, successful people, they mingle with each other. May Makati Business Club, may Chambers of Commerce, may Lions Club, may Rotary Club, etc. Now, if you want to become successful, choose the people na pakikisamahan at pakikinggan mo. Again, avoid the naysayer. Kapag nakakausap ka na ng naysayer and the same birds, paalam ka na kagad. Sabihin mo na kagad, natatay ka. Alam na. Now, if you are not one of the naysayers, you can watch the next part of this video as the person who gave you this video.